Nakakapagtaka bakit kaya puro Pinoy lang ang nandi dito. Dahil papunta pa lang kami mga Korean at uubusin namin kayo? At itong si Mommy naman ay wala nang nagawa, kundi ang magkaso ayun lang. So ayun na nga, today ay ipapakita natin ang mga sunod na naranasan namin dito sa 12 Sky Last Ember. Ang MMORPG na walang quest, may trade, at may PK. Yes? Nakakatanggap sila Mommy ng mga ayuda minsan. So, kung free to play ka, ay medyo makasurvive ka ata. Wow! At ayun, so may pang-ops tayo. Tsaka ticket sa Merciless Map, na kung saan, mayroong PK or patayan. At ayun, so sa upgrade naman ng gamit ng weapon at ng pet. So meron daw itong di umanoy epekto sa kulay at aura ng mga ito. So halimbawa na lang itong weapon natin ay wala pang kulay or aura. Kasi wala pa itong ops or upgrade. Pero nung ginawa na natin siyang plus 5 gamit ang tan stone, ay ayan! So ang weapon natin ay bigla na siyang nagkakuryente sa paligid nito. So ganyan siya nung pag plus 5 ko na. Tapos, eto na. So ayan, ay hayop na yan. Ano ba yan? So ayun, pero na plus 7 naman natin yan. Wow, look at! So ito na ang itsura pag na plus 7 na siya. Wow naman! Wow! So ayun, so nagkulay green na siya na may kuryente. So yung di umanoy epekto daw nung pag-upgrade. Ay totoo nga talaga. Yes. So yung pet naman na wala pang upgrade ay ganito lang ang itsura. Pero pag mag-upgrade tayo ng pet ay kakailanganin natin ng Spirit Flame. So diskarte na lang kung saan kayo makakakuha niyan, kung sa paghahunt ba nito or sa pagta-top up dito. So dito ay makikita na yung mga kulay gray ay failed po na upgrade, so hindi din siya madali, pero muinit subalit. Ay ayan, pag lumagpas ata ng mga anim na success basta katulad ng sa akin ay, magkakakulay or aura na ang iyong pet, katulad ng sa akin, at ayun na nga. Oh, naks naman, yung pet niya umaapoy-apoy na. Uh-oh. E di mamaw na siya, pwede na pang PK ito. No! At makakapanglampaso na ito ng madami. Ay punyemas, pag kami namalas ka nga naman. So meron palang di umanoy halimaw na sandata na maaari mong makuha pag ikaw ay level 30 na. Pero sa kinasawiang palad ay hindi natin ito makuha. Buwakang hayop na yan. Dahil sa kadahilan ng kulang ang ating tinatawag na level points. So dahil dito ay simula na kaming mabwisit tang inang yan. At ayon, sabi ng mga kagild natin, ay huwag gagamitin ang points. So iyan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginawa namin dito sa game. So sayang. Huwag mawalan ng pag-asa. E pupush pa din natin yan, total level 30 na tayo ay pwede na tayo pumasok sa Merciless na map. Wait, teka Mommy. Ano ba ang meron dito sa Merciless map? Merciless Island, this is the map where you can lampaso all players outside the safe zone. Ito yung mapa na kung saan ay makakatagpo ka ng mga hayop at hinayupak na mga nilalang. Oh, ayan. Ganito po mang lampaso. Una sa lahat, dapat walang kamalay-malay yung tao. Tapos, ayan, pindutin dito sa kaliwa. Pindutin ang normal, gawin mong counter hanggang sa PvP. So, ayan na. So, pwede mo nang ilampaso ang sino mang gusto mo. At ayan na nga. Ayos, ayusin po kasi natin manang. At ayan, ang Merciless Island, ang isla na kung saan ay napakaraming mga balasubas. So, tulad na lang yan, dadaan ka lang or magpapalevel ay bigla ka na lang titirahin. Putang na. Medyo malakas ang XP dito kaso ayan lang talagang maraming mga hayop. Ang mahirap din kasi dito pag namatay ka, e balik ka na naman sa spawn area, at muli, ay maglalakbay ka na naman ulit ng napakalayo-layo upang magpa-level. So ang ibang alternative para sa paglalakad
ng mahaba ay ang pagte-teleport sa mga parts ng island. Kaso, ayun lang. Kasi, napakamura ng teleportation dito. 50,000 lang naman kada tele. Ang grabe no, napakamura, sobra. Yes. Hala ko, ayan. Si Mami may binabantayan, tinititigan ng maiigi, nilapitan niya ito, sinigurado na AFK ito, at ayun na nga, at sinimulan na niya ang kanyang masamang balak. Oy, Mami, si Isko pala yan. Ang lakas, oh. Oh my God. Ang lakas, oh. Nahilo ko, eh. At ayan na nga, puro kasi kalokohan ka, Mami. So itong isa sa mga tinatarantado ni Mami ay pumalag na sa kalokohan at walang humpay na pang-PPK ni Mami. At itong si Mami naman ay wala nang nagawa, kundi ang manglaban na lang dito. Kaso ayun lang. Ah, para dito pala yung mga merciless medals. Ayun na nga. At ayun. So ang kinagandahan dito sa Merciless Island ay maliban sa nakakapikon ang map na to dahil sa walang humpay na pang PPK ay nakakakita din tayo dito ng mga bakbakan na katulad neto. Tsaka grabe yung mga chat dito. Grabe ang trash talkan. So ayan na nga. So eto na yung isa sa pinakamalupit na boss dito, itong Demon King sa Merciless Island. So ayan na. At medyo dumadami na tayo. Ayan, medyo nadagdagan pa. Aba wow, puro PH player sa mga nandid ito ah. Nakakapagtaka, bakit kaya puro Pinoy lang ang nandid ito? Dahil papunta pa lang kami mga Korean at uubusin namin kayo? At hayop na yan, so maliban sa kapwa Pinoy ay mga Koreano din ang isa sa pinakamatinding kalaban ng mga Pinoy players dito. So walang tigil ang patayan dito, talagang mauubos ang gold mo kaka teleport balik. So ito yung mga isa sa dahilan kung kaya bakit nanaisin mo na lumakas dito. So syempre isa na din ito sa mga dahilan para gumastos ka, kahit paminsan-minsan lang. Yeah. Talagang umuubos ng lahit itong mga Koreano, medyo malalakas yata sila kesa sa mga Pinoy dito. Flag War. So dito naman sa Flag War ay wala tayo masyado naging bakbakan dito, or hindi natin ma-timing nga yung oras ng Flag War. Yung arena naman is okay sana, kaso nga lang ay palagi lang tayong nawa one hit dito. So mayroon din sila ditong tinatawag na mga boss raid. So mga nasa tatlo or higit yata na mga boss ang meron nun dito. Maliban sa malaking boss na dinaanan natin kanina doon sa Merciless Island. So ayan, at ayun na nga, hanggang dito na lang po ako at maraming salamat pong ulit sa panonood. See you again sa next video. Pa-subscribe na din mga Lodi para sa tuloy-tuloy na pag-upload natin ng mga iba't ibang mobile or PC games na kaya nating laruin. Salamat po. So ayan, at ayun na nga. You can never go back. Struggle to survive.